Chillax Friday. Light teaching lang tayo. Si Grace naghihintay na sa baba. Gumising na maaga. Nagluluto na, Ted. Kaya ang si Chacha kanta pa ng kanta. But anyway, nakakagutom sorry, kasi Pastor. We love you. Hindi, okay lang. Hindi pa naman luto. So okay lang. Naalala ko lang, Ted, yung isang hunter. Kwento lang tayo dahil Chillax Friday, mga joke time and all. Light lang tayo ngayon, okay? Kasi medyo si Ted mainit ang ulo. Naalala ko yung hunter doon sa African Wild. Na-corner, Ted, ng isang leon. Naubusan siya ng bala. So corner na siya. Eh, nagkataon itong hunter, Kristiyano, papalapit yung leon, nagdasal siya. Okay, ang dasal niya, sana umiba ng direksyon yung leon, tumakbo palayo and all. Eh, pero papunta na sa kanya, dadambahin na siya. Nasambit na lang niya, Lord, gawin niyo na lang Kristiyano tong leon na to, baka bumait. Totoo naman, Ted, huminto yung leon. Okay, umamo yung muka. Nag-sign of the cross pa, nagsabi. Nagsalita yung leon, sabi, Lord, bless this food I'm about to eat. Okay. Anyway, Ted, hindi ko alam kung bigita ng 2,000 niya kay Chacha. Medyo hapit lang tayo ngayon. But anyway, ito po yung point ng kwento. May point yan. Minsan, Ted, with regards to facing danger, may mga tao na clueless. Totally, hindi lang talaga aware na mapanganib yung landas na kanilang tinatahak. Okay? And yet, patuloy sa patibong ni Taneng. Yung iba naman, nakikipaglaro sa panganib, thinking na alam ko'y hangganan ko, hindi ako ma-addict dito. Kaya kong bumitaw pagka nagkaipitan na. Weh, di nga. Paano ba nagsimula yung Emora relationship na yan? Nung batchmate mo nung high school, di ba? Sa simpleng, hi, kumusta lang, di ba? Tapos, ayan na, nag-open up na ng mga challenges sa marriage. Sumunod niyan, may mga chup-chup, mua-mua na hanggang kumain ka na ba and all. And then nahulog na sa isa't isa. Paano ba nagsimula yung addiction mo sa online shopping? Di ba? Pa 9-9-8-8-10-10 ka lang. Sabi mo, dina-justify mo pa nga. Kailangan lang to sa bahay. Ngayon, baong ka na sa credit card debt. Sang katutak pa yung mga gamit na hindi mo pa nabubuksan dahil dyan sa midnight sale, whatever. Sabi mo, pa-shot-shot lang, pampatulog lang naman to. Pero ngayon, gumon ka na sa alak, ginugulpo niya misis mo paglasing ka. Ted, may mga tao lang talaga kulang sa discernment. Okay? Akala natin, pabarya-barya lang dyan and all. Pero ngayon, ang laki na, big time na yung sinasabi mo nga korupsyon. Papalapit na yung leon, dadambahin ka na, hindi ka pa aware. Ted, sa Proverbs 14:16, maganda tong verse na to. Paprint natin to. The wise are cautious and avoid danger. Pero yung mga fools, yung mga hangal, plunge ahead with reckless confidence. Ted, yung mga tao raw may takot sa Diyos, yung mga wise, may wisdom, cautious sila. Nakikita nila yung danger, umiiwas sila. Hindi sila nagmamagaling na malakas kami, kaya kong labanan yung temptasyon, bagkos alam nila ang galawan ni Taneng. Alam nila na it's not the absence of danger. It's being wise to pause, to say no, to divert, to make a detour. At alam niya, hindi ako ganun kalakas sa temptasyon. Parang si Joseph, Ted, sa Biblia, nung tinetempt ng asawa ni Potiphar to have sex with him, hindi siya nag-reason out. Tumakbo siya palayo instantly. Dapat, Ted, wise tayo. Dapat naisip natin, oops, hinto ko na to, hindi na maganda kakainat na nung chat na to. Iba na ino-open up niya, opposite sex kami. Wait, i-delete ko na tong app na to. Na-addict na ako sa games na to, wala na akong time sa misis at anak ko, napupuyat ako lagi. Sandali lang, parang sweldo ko na itong nagagamit ko sa alak at online sabong. Hindi na maganda to, sabi ko, libangan lang. Ted, be careful sa mga nakapakinig natin. Yung mga hangal, dire-diretso lang, thinking, kaya ko to, not knowing, it's just a matter of time, matitimbog sila. It's just a matter of time, makukulong. But it's a matter of time, wawala na yung misis mo sa tabi mo. It's a matter of time, wala ka ng relasyon sa Diyos. Dadambahin na tayo ng leon. Huwag po tayo maging hangal, bagkus maging wise tayo. Magdasal po tayo. Panginoon, salamat po sa warning nyo sa Proverbs na ang mga may wisdom, nadidiscern nila malayo pa lang. Amoy na nila na ma-addict ako rito. Magiging corrupt ako dito. Kakainin ako ng sistema dito. Malalango ako sa addiction dito. And Lord, they're wise enough to pause and pray at mag-iba ng direksyon. Lord, huwag kaming maging hangal na nasa kalagitnaan na kami ng dagat, malulunod na kami, and yet, hindi pa namin alam. Lord, tulungan niyo po kami maging wise sa lahat ng aming mga pinapasok na negosyo,
pinapasok na transaksyon, pinapasok na kaibigan, pinapasok na grupo. Bigyan niyo po kami ng wisdom na huwag maging hangal, Lord, sa desisyon na hindi magiging maganda sa huli. Salamat po sa wisdom from the Bible. In Jesus' name. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli po ngayong araw ng Friday, kami po'y dumudulog sa inyo. Naalagaan niyo po si Brad Jeff, ang kanyang pamilya. Lahat po ng lingkod ng simbahan, tulad nga po ni Brad Jeff na nagmimisyon ngayong araw na ito, Lord, give them your mantle of protection laban po sa virus na ito na kumakalat. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po sila. At alagaan din po ninyo lahat ng mga nakikinig ngayon sa amin pong programa. Dear Lord, we pray para po sa aming inang bayan. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon, sa aming pong mga dapat piliin na mga lingkod ng aming bayan. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen.